Yeah, bro. Ayan, so yung page ko kasi, yung paycheck page, na-hack yun. So around, hindi ko malala kung anong month na-hack eh. Pero naging ano siya, naging Bitcoin. So marami nakakita ng iba, naging parang, ano ba tawag doon? Phishing site. Phishing site. Hindi ko alam kung ano tawag exactly. No? Pero ang naging, napalitan yung mga video niya, naging Bitcoin. Tapos parang inabot ako ng almost 2 months na ma-process ko na mabalik. Nabalik naman, hindi ko lang sure kung napalitan na yung logo, meron time na ayaw mapalit-palitan yung logo. Pero ngayon, pag nag-upload ako, ayaw niyang mag-public. Parang nakalagay lang, parang naka-private. Processing lang lumalabas, nakalagay processing. Eh. So di ba meron tayong ganun yung processing? Oh, yeah, oh. Tapos after a while, matatapos yung processing, magiging public. Oh. Ayaw niya magtuloy. Lagi lang siyang naka-processing. Kaya yung content mo, hindi mo malagyan-lagyan ng content yung ano, by GPH. Kaya medyo naging... Pero bakit ganun? Paano na-hack yung possible? Ang tingin mo? Hindi ko lang alam. May nakapindot ka ba? Na-click on something na clickbait? Wala naman. Ano lang siya, biglang meron nag-email sa akin na napalitan yung phone number ko. Tapos parang may nag-request ng password para mapalitan yung password. So nangyari, hindi na sa phone ko pumapasok, doon na sa phone niya. So siya nang may access, ako nawalan. Parang ganun, hindi na ako makapasok sa kanya. Pero na-report mo na kay YouTube yan? Na-report. Nabalik naman. Tsaka kay Google? Oo, na-report ko siya. Saan yung, AdSense mo nun? Yun nga, yung AdSense. Nitong huli, inisip ko mag-upload ako ng bagong ano. Start. Kaya lang kung mag-start ako sa umpisa, oo, parang nakakatamad naman. Kung medyo, back to zero. Totoo, diba? may point ka dun. Kaya yung isa, gumawa ng bagong channel na pero pang moto vlog. Kaya lang parang natabangan ako, gawa nga nung nangyari. Parang nawalan ako ng ano, nawalan ako ng excitement sa vlog simula noon. Kasi, syempre di ba tagal nung 100, ilang taon na yun eh. Totoo lang, syempre magkakasama pa tayo nun eh. Gumawa tayo ng ano, tapos biglang naging nawala. Kaya medyo tinabangan akong gumawa. So hanggang ngayon, di pa ako nagkagawa ulit. Kasi nga yung huling upload ko, hindi ko ma-upload. Yun. So yun ang nangyari. So yun si... si tropa. Si bike check. Alam niyo na kung bakit. Kung bakit na tinamad na siya. Dahil nga doon sa channel niya is parang na-hack yata o something na ano eh. May phishing site yata na... Basta nakuha yung... Dalawa kami noon, si Sir J. Katigpak. Ganun din. Pero nakakuha niya yung J. Sa kanya nabalik niya. Nabalik niya eh. Yung sa akin nabalik. Pero yun yan, hindi ako makapag-upload. Yun ang naging ano ko. Sa totoo nakapanginayong kasi almost 100,000 ka na dun eh. Buti nga napadala na yung ano. Usang. Napadala na yung silver play bottle. Pero ano, ano kung mapapadala naman sa'yo kasi naka-address naman sa'yo, di ba? Oo. Naka-address naman doon sa ano eh. Kaya lang yun, hindi ko ano. Pero luwalaki pa rin yung channel, may sub pa rin. Pero nakapanginayong bro. Oh. Kasi sabihin natin, tumataas pa rin eh, may nanonood pa rin. Kasi ano yung tutorial ano, sa'yo eh, maganda yung ano ang eh. Hindi ko sure kung papapasok pa sa akin yung ano, yung AdSense. Hindi ko, wala na. Na-check mo ba? Yung AdSense mo? Kasi separate naman yung Google ah. Oo, pasok naman. Pero hindi ko alam kung ano. Pero nakikita mo sa account mo? Nakikita naman. Kita. Kasi nakalink naman sa mga banko natin. Hindi eh, ko lang alam kung naka-hold or something. Baka may ganun. Yan ang hindi ko sure. Try mo pa rin check. Oo, kung sakali. Eh baka yung AdSense hindi naman nakuha. Date lang eh. Parang mga 3 weeks ako yata nag-check ako. Ganun pa rin. Processing pa rin yung... Exactly. Yan ang kinakatakutan ko eh. Ako lang nakakita. Kasi syempre sa account mo yun eh. Parang ayaw niyang mag-public. Parang ayaw matapos yung ano. Yan ang kinakatakot natin lahat. Kahit naman ako, kahit sabihin natin maliit pa lang yung ano mo, yung siyempre nasimula mo na yun, tagal na ng account na yun, nakapanghinayang, di ba? Pwede naman magsimula ulit, pero parang... Hindi, sa totoo na nakakatamad nga naman. Kasi tauna yun, ilan ko na yun. Kaya yun, kaya tinapakan ako ito. Siguro, okay. Alam niyo na. Hintay na natin pagbabalik ni Sir G sa Bike Check PH. Malamang magbibigay ng tutorial ito sa atin. Ayan, nakita lang kami dito sa bike demo dahil nagulat nga talaga ako kasi biglang lumabas dito. Ang nakita ko lang nag-comment si Mark More, yung pala nagdi-detour si Bike Check. Tumaba tuloy ako ng tumaba kasi walang bike eh. Nagkatamaran. Paano pa rin yung motor? Magaganda yung motor na ito eh. Bangis ito eh. So, follow nyo na rin kanyang channel sa ano sa motovlog. Anong pang motovlog mo? Motocheck PH. Motocheck PH. Si Nardo nagbigay ng pangalan nun eh, diba? Lagi naman si Nardo sa akin nga, nagbigay rin ng ano yung pang motovlog ko. Nardo rin nagbigay. pero ano lang yan, testing lang. Hindi ko pa masyado siniseryoso. Ayun dude.